Hello guys, nandito tayo ngayon sa ating YouTube channel. Gagawa tayo ng bagong content about sa survey sa mga bata kasi naranasan nila ngayon pandemic. Gawa ng kung ano yung pinagkaiba ng normal at sa ngayon kasi dati sila nakapag laro ng maayos after na school, nakapunta sila sa mga ay nakakapaglaro sila, nakakasama yung kanilang mga kaibigan, mga klase, tapos Sabado at Linggo di sila makapasyal. Ano yung ginagawa nila ngayon sa bahay lang at sa mga dati nilang ginagawa. Ngayon papakilala ko sa inyo ang mga batang makukulit at gusto doon nila gumawa ng about content dito. Tsaka pala, huwag nyo kalimutan mag-like and subscribe and share about sa aming GHTV channel para mabigyan kayo ng mga update at sa mga gagawin pa naming video. Ito, saglit lang at ibigay ko sa inyo sila. Nandito na po sila ngayon. Magpapakilala mo sila bawat isa. Ako nga po pala si Christopher H. Oxales. Ako nga pala po si Sabrina H. Salinas. Kami po ay magpipinsan. Ngayon guys, tatanungin ko sila about dun sa pinagkaiba ng normal sa hindi normal about sa pandemic na naranasan nila ngayon. Ito, question number one. Ano yung gusto nyo? Face to face or study home? Face to face. Bakit? Kasi po para mas maintindihan namin yung mga pinapagawa sa atin. Oh, ikaw naman po. Ano yung gusto mo? Face to face ba or study home? Face to face. Bakit? Bakit gusto mo face to face? Para? Para makapag-focus. Sa pag-aaral. Ikaw naman, Mina. Anong gusto mo? Study home or face to face class? Bakit? Para mas maintindihan. Okay. Para mas maintindihan mo yun, tinuturo ng teacher. Question number two. Ano ang epekto sa inyo ng pandemic na ngayon na kumakalat? Mina. Sulid. Ano yung epekto sa inyo ng pandemic ngayon na kumakalat? Sakit na coronavirus. Ano yung pick? Kasi hindi nakakalabas. Hindi nakakalabas at? Hindi yung mga kaibigan. Ikaw naman, Mr. CJ. Ano yung epekto sa'yo ng pandemic na to? Ano yung hindi mo dati nagagawa? Ano yung epekto sa'yo? Gaya na? Hindi po makakapaglaro sa labas. Dahil sa? COVID. Ikaw naman. Mahirap kasi hindi ka nakakapaglaro sa labas. Hindi ka nakakapaglaro sa labas. Ngayon, question number 3. Ano yung mapapayo nyo about sa mga bata na kaedad nyo para makaiwas sa sakit na kumakalat? Ikaw, Sulin. Huwag laging lumabas tsaka paglalabas mas at pagpasok sanitize ang kamay at magugas. Ikaw naman, Mr. CJ. Ano
Ano yung may advice mo sa mga bata para makaiwas sa sakit ng COVID-19? Sige, kaya mo yan. Ano yung dapat nilang gawin para makaiwas? Tulad na? Ikaw, ano ba ginagawa mo kapag parang maiwasan mo yung sakit na yon? Ano sa sarili mo, ano ba ginagawa mo? Hindi lalabas at? Okay. Okay ko naman, Miss Mina. Ano yung mapipaya mo sa mga kailad mo para makaiwas sa sakit? Huwag lalabas ng lalabas. Para? Di mahawa. Sa? May lahat. Okay. Question number 3. Sa ngayong kumakalat na sakit, ano yung hindi normal na hindi nyo dati nagagawa? Ikaw. Oh, tama. Ikaw naman, Mr. CJ. Ano yung di normal na din yung nagagawa dahil sa gawa ng pandemic? Ano? Hindi makapaglaro sa labas. Okay, bagay. Yan ang normal naman sa mga bata. Laging hindi makapaglaro sa labas. Ikaw naman, Miss Mina. Hindi makagala. Hindi makagala rin. Bagay, halos lahat sila, no? Talagang apektado mga bata. Ngayon, question number 4. Diba every Sunday or Saturday, parang family day. Sa ngayon na hindi nyo nagagawa, ano yung ginagawa nyo ngayon every Saturday at Sunday? Kasi dati, di ba, normal pa, no, nakakagala kayo. Ngayon, ano ginagawa nyo ngayon kapag Sabado at Linggo? Hindi kayo makalabas. Ano yung pinaka magandang bonding nyo kapag Sabado at Linggo? Okay. Bali, ginagawa nyo? Yung paglinis ng bahay. At? Ay, bali, yun na yung ginagawa mo ngayon. Kasi dati, pag Sabado at Linggo, nakakagala kayo, family bonding ngayon, natututo ka ng maglinis. Ganon, yun tama ba? Okay ko naman, Mr. John CJ. Tumutulong sa mga gawaan bahay. Tulad ng? Paglilinis. Ano nililinisan mo? Halimbawa, ano ay yung gawa sa mama mo? Oh, linisan mo to. Ano yung bagay na nililinisan mo? Ano? Halimbawa, ito, sabi mo diba na maglilinis ka? O, ano yung nililinis mo? Kusina. O, meron po tayong extra. Dumang. Ano, dali? Ba, sabi siya, ama, maglilinis ako. Ano yung nililinisan mo? Kasi maraming bagay na nililinisan. Halip tulad ng mga laruan mo, gano'n, nililinisan mo. Kaya, naguhugas, gano'n. O, ikaw naman, Mina. Nililinis din. Tulad ng? Ngipin? Ba't galing sa ngipin? Alos. Araw-araw naman natin gagawin nyo. Ilinis ngipin. Sispilyo. Ikaw, ano, Mina? Ano yung ginagawa mo? Guawales. Okay. Tama. At least.
Natututo kayong maging maglinis sa bahay. Okay. Question number 4. Ano ginagawa nyo para lalong lumakas sa inyong resistensya upang di kayo dapuan ng COVID-19? Tulad ng ano? Ano yung masustansya na kinakain mo? Prutas at saka mga gulay. Okay, tama yan. Para? Makaiwas tayo sa mga sakit na maaari dumapasa. Okay, tama, tama. Ikaw naman, Mr. John CJ. Ano yung mga suggest mo para lumakas sa inyong resistensya at di kadapuan ng sakit na kumakalat? Kumain ng gulay. Okay, at ano pa? Bukod sa gulay, ano pa iba mong pwedeng kainin? Ano ba pwedeng inumin? Vitamins. Okay, tama. Ikaw naman, Miss Mina. Kumain ng gulay. Okay, tapos? Magugis ng kamay. Yan, tama. Number one niya, dapat nagsasanitize kayo na inyong kamay para iwas COVID-19. Oh, question number 5. Ah, ngayon, about sa school nyo, tatanungin yung question number 5 about school. Ano yung mas madaling ano, ibibigay sa inyo? 6? Ah, 6 na raw pala. Oh, question number 6. Diba, ano ngayon tayo, study home? Diba? Wala pa tayo face-to-face. Ngayon, paano nyo yung lubos na unawaan binibigay sa inyo ng module? Ano yung gagawin nyo para lubos yung maunawaan? O ikaw? Halimbawa, binigay sa inyo yung module ng ano mo, teacher mo. Ano gagawin mo para lubos mo siyang maunawaan? Magpatulong kay Mami. Pwede ka naman magtanong kasi siyempre normal naman yan, di ba? Hila, ikaw naman, ano yung ano mo? Para lubos mo maunawa kasi di ba binibigay lang yung module. Hindi naman ano. Ngayon, anong gagawin mo para lubos mo maunawa yung module? Ipapatulong. Kanino? Kay Ma'am Mark? Ano? Kanino ako papatulong? Normal naman talaga yung mingin ng tulong. Kay Mama. Ayan. Ako naman, Mina. Ano gagawin mo? Ilubos mong para maunawaan? Magtatanong kay Mama. Okay. Mostly, isa lang naman ang kanilang sagot. Normal na naman sa bata yan. Okay. Question number 7. Okay. Diba sa module na mapansin nyo, binibigay sa inyo. Ngayon, bibigay lang sa inyo. Okay. Ano yung mga common na ginagawa nyo sa module? Aba, ano yung pinaka ginagawa sa inyong module? Ano yung binibigay sa inyo? Paano nyo silang gagawin? Questioning na, ano ba? Multiple choice? Questioning na answer? Or mostly reading? Ikaw? Hindi, ano yung nakukuha mo module? Ano? Multiple choice ba siya? Reading? Or ano? Ano yung binibigay sa module para para pag-aralan mo? Anong module yun? Abo sa grade mo. Ano ba? Anong grade ka ba? English. Di, anong grade ka? English. Anong grade mo? Anong grade mo na ba? Grade 4. Oh, ngayon. Ano yung module na binibigay sa'yo?
mo yung ano mo, yung alam mo na anong ginagawa mo. Meron ba siyang question and answer, multiple choice? About tong about sa ano? May binibigay ba siya yung mga ano? Parang yung paano mo gagawin, ba? Mag-i-read ka muna ng story tapos meron siyang question and answer tapos multiple choice ganun. Yung madalas na common na ano mo na module mo. Okay, ikaw naman, ano, Mr. CJ. Anong module ang binibigay sa'yo? Yung mga ginagawa mo? Yung ang binibigay sa'yo yung teacher, ano yung mostly pinapagawa sa inyo? Mag-reading, handwriting, question and answer, or ano? Di ba may binibigay sa'yo, di ba? Ano yung mostly na ginagawa mo? Multiple choice ba siya? Handwriting? Or reading lang? Or tag na ito? Question and answer? Question and answer. Okay, about saan naman yun? Anong grade ka na nga pala? Grade 2. O ano yung mga question na sa halimbawa? Ano yung parang ano? Yung story tapos kasagutin nyo kung ano yung mga question and answer doon. Ganda. Ikaw naman, Mina. Ano yung madalas nang maginagawa sa module? Yung binibigay sa'yo? Okay. Anong grade ka na pala? Grade 2. Di, same lang kayo ng module na binibigay sa inyong dalawa. Okay. Question number 8. Question number 8. Okay. 8 na, di ba? Okay, may... ano ba magandang tanong? Ano ba yung masasuggest nyo sa teacher nyo para lubos yung maunawaan yung module nyo na binibigay sa inyo? Ikaw. Ano yung masasuggest mo? Ba kasi binibigay lang, di ba? Okay. Ano yung masasuggest mo para maulubos mo maunawaan yung module mo? Mas maganda ba bago ibigay sa inyo? Papaliwanag muna? Or... may guide kayo. Ikaw. May guide. Para lubos mo nawaan. Ikaw naman, CJ. May guide din. May guide din. Para maunawaan. Ikaw naman, Mina. May guide din. May guide din. Okay, bawas. Pare-pare sila ng sagot. Question number 9. Balik tayo sa ano? Sa COVID. Sa nakikita nyo ngayon na lumalaganap ang sakit na COVID, anong gagawin nyo para makatulong sa ibang tao na hindi sila dapuan ng sakit? Simple lang. Ano ba yung dapat nyo gawin? Ang bawa, ikaw, sa pamilya mo. Siyempre, mostly sa pamilya mo, di ba? Ano gagawin mo para di sila, ano, para di ka makakuha ng carrier ng COVID-19? Para sa-sanitizing muna ng kamay, tsaka huwag muna lalapit. Huwag pupunta sa... O, tama. Lalo, kapag meron ka trabaho, always sanitizing, ikaw. Ano yung dapat mong gawin? Para hindi ka makakuha ng sakit sa ibang tao. Mas may dala mo sa pamilya mo. Sana
sanitize ng kamay. Okay, sanitize ulit ikaw. Nagaan kong sanitize. Okay, sanitize. Mostly, sanitize lang yung sagot nila. Ngayon, question number 10. After ng module nyo, ano naman ginagawa nyo? Si cellphone at? Himirienda. O ikaw naman? Merienda rin. Ikaw naman? Oh, pare-pare sila. Magkakapit bahay ba kayo? Pare-pare sila ang kanilang sagot. Paano nagkokopyahan din kayo? Okay naman. Oh, ito naman. Paano nyo nakukuha yung module nyo after? Diba, tapos na kayong gumawa ng module. Ngayon, ano ba yung pasahan nyo? Weekly ba? Arawan ba? Or ano? Paano sistema yung pasahan ng module nyo? Weekly ba siya? Kukuha mo ba yung... bibigay nyo ba yung module nyo sa teacher nyo after yung sagutan? O weekly nyo siya sinasagutan tapos ibibigay nyo sa teacher nyo? Weekly. After, 1 week mo siyang sasagutan, ganon. Tapos bibigay, isusurrender mo. Ikaw naman, si Jay. Weekly. Weekly rin, ikaw. Weekly. Oh, para sila, weekly. Ngayon, sino naman kumukuha sa inyo ng ano? Ng after pasa? Sino kumukuha ng module sa inyo? Mama. Para, kasi bawal ang bata ngayon, di ba? Bawal pa sila. O ngayon, ito naman ang question number 12. Okay. Sa ngayon, meron na tayong 11. Question number 11. Ngayon, meron na tayong ngayong dumating na yung vaccine na hinihintay natin. Ngayon, vaccine para sa ano, sa COVID-19 yung injection. Ano yung masasuggest nyo kahit na nabaksin? Bawa kayo bilang bata. Kasi kayo di man kayo pwede i-baksin eh. Kasi mga bata pa kayo. O, para yung sa mga na-injectionan na, bakit sila na-injectionan? Para saan yung injection na yun? Para hindi makahawa. Pero kahit may injection, iwas-iwasan pa rin kung lumabas para mas lalong safe. Okay, tama. Ikaw? Ikaw, bakit kailangan ng tao na magkaroon ng vaccine? Lalo na yung mga frontliner. Ano yung suggestion mo doon? Bakit nila kailangan? Para hindi magkaroon ng sakit. Para hindi magkaroon ng sakit. Tapos, hindi sila makadala ng sakit sa kanilang mga pamilya. Tama. Okay, ikaw naman. Ikaw, ano yung ano mo? Bakit sila dapat, yung mga frontliner, bakit sila dapat unahin? Nabigyan ng vaccine. Para hindi makahawa. Para hindi makahawa. Okay, para isa lang naman yung suggestion din nila, tsaka yung ano nila. Para hindi makahawa. Ngayon, question number 12 o 13? 12 na. O, 13 na pala. Huwag na tayo magbilang, basta question na lang. Question number 12. Tama. Okay. O, 13 na. Sige na, 13. Kasi dapat kanina, 13 tayo. Okay. Question number 13. Nami-miss nyo na may mga ka-classmate nyo? Bakit? Ikaw naman. Nami-miss naman na may mga ka-classmate mo? Bakit? Dapat din kasi ano, dali. Ano yung bakit? Ba't mo sila nami-miss? Dahil
hindi na kayo makapaglaro. Ganun. Ikaw naman. Ano? Hindi man sila nakikita, ano? Okay. Another question. Okay, game. Another question. Kapag dumating na yung time na face to face, ano yung una-una yung gagawin? At bakit? Dali. Ikaw, di ba? Dumating na yung time na ano, nagka face to face na mula grade 1 pataas. Ano yung una-una yung gagawin? At bakit? Oh, tama. Ikaw? Ano yung una-una mong gagawin pag bumalik na yung face-to-face class? Babatiin ko yung mga naman. Babatiin ko yung teacher ko tapos yung mag-dress ko pag classmate mo. Okay. O, ito, halimbawa naman na ano na, nag face-to-face na tayo ng school. O, ano pa yung gagawin nyo para at least safety pa rin kayo? Ikaw? Palaging mag-sanitize at saka mag-ugas kamay. Ikaw? Magsasanitize tapos magbibigay. Dapat kapag nagkaroon na ulit ng face-to-face class, dapat galing maghugas at magdala ng alcohol at makikinig sa magulang at guro. Kahit sabihin mo na halimbawa dumating na yung panahon na yun, dapat protektahan nyo muna yung sarili nyo bago yung iba.